Good day mga katanon, mga kapanood. So ngayong araw na ito is magagawa po tayo ng simpleng tutorial patungkol sa kung paano natin i-on o enable ang ating virtualization program machine. Isa po siyang type ng software na kung saan sa ating computer ay kailangan talaga natin siyang enable. So guys, ang virtualization ay isa po siyang virtual resources na isang computer na pwede niyang i-multiple sa maramihang virtual computer. Yun po ang tawag doon sa virtualization. Isa po siyang virtual machine na i-multiple niya ang isang computer sa maraming computer na virtual machine. Okay guys, so wala po tayong gaano i-explain. Yun lang po ang alam ko sa about virtualization. So let's get started. Umpisahan na po natin kung paano siya enable dito sa ating computer, sa ganitong klaseng computer. Ito po yung makabagong computer na yon na na-develop. Bali, ito po ay Ryzen 3 na AMD ang processor. Ito po ay Series 3 ng Ryzen 3. Okay, let's get started. Okay guys, simulan na po natin ang ating simple tutorial kung paano i-enable ang ating virtualization. So, bago po natin umpisahan is silipin muna natin kung saan natin makikita kung naka-enable ba o naka-disable ang ating virtualization. So, sa baba na ito guys, i-right click nyo po ito and then punta po tayo ng Task Manager. Pagbungad na nito, makikita ninyo ito ang Processes, Performance, App History, Startup, User Details, and Services. Ito po yung mga loob ng computer natin. So, pupunta lang po tayo dito sa Performance. At dito sa pinakababa, makikita nyo dyan ang virtualization. Ayan po, nakasulat. And then, ayan o, naka-enable na o yung sa akin. So, nagawa ko na po ito bago ko gawin ang tutorial na to. So, papakita ko po guys kung paano natin i-enable itong ating virtualization. Okay, let's get started. Close na po natin to. And then, punta po tayo dito sa Start button. Punta po tayo ng Setting. Sa loob ng setting, pindutin po ang update and security. Tapos punta po tayo ng recovery. And then restart now. I-click po natin itong restart now. Yan, hintayin lang po natin mag-restart yan. Please wait while restarting the system. Yan, tapos lalabas po yung ganito. Choose an option. Continue use a device. Troubleshoot, tsaka may turn off po dito. So, dito po tayo pupunta sa may troubleshoot, reset your PC or see advanced option. I-click lang po natin to. And then, pundetin po tayo dito sa, pagkatapos natin yun, advanced option. And then, punta ulit tayo dito sa ito. Ipindutin po natin itong firmware setting. UEFI. Hindi ko po alam yung ibig sabihin yan. Change setting in your computer PC. Yan yung malware. I-click po natin yan. And then, i-click din natin ang restart. And then, hintayin lang natin po guys na may lalabas dito na system BIOS. Ayan po. Ito po yung system BIOS. Dito po sa kalakip sa loob ng MIT, dito po natin hahanapin yung ating i-enable na virtualization. So, kung wala dito po yung ating hinahanap,
gagawin lang po natin is okay guys, so next na gagawin natin is minsan kasi guys, pag dito po natin makikita yung pag-iingan iba ng ating virtualization. Minsan pag pinindot natin ito, nawawala guys itong advanced frequency. Kaya if ever na pagka-restart, nagbungad na itong system BIOS, punta na kayo ng system o kahit anong-ano dyan, and then balik ulit kayo dito sa MID. Kasi dito po sa MID, dito po natin i-enable ang ating virtualization machine. So pupunta lang po tayo dito sa advanced frequency. Yan. Although aking nagagamit na rin itong mouse, minsan sa keyboard na lang po natin, yung iba sa keyboard na lang, yung ginagamit lang yung up, down, left, and right, and then enter. So ngayon, it's okay na sa akin ang mouse. And then, pag if ever na i-open natin ito, for example, ganyan, i-open natin yan, o kaya, yan, click lang yan, and then enter. Press enter po sa ating keyboard. Yan. Pagpasok po natin dito, pupunta na naman po tayo dito sa Advanced CPU Core Setting. Under po yan ng MIT. Yan. Pag na-choose nyo na po ito, i-enter nyo ulit. Ayan na po. Meron na po dyan yung CPU clock. Ayan, AMD yan. Ito po yung pangalan ng processor natin. AMD Ryzen 3 2200 GHz. Yan. Ito po yung pangalan ng ating processor. Ito po yung ating i-enable po guys. Yung SMB mode. Yan. Sa gantong computer na AMD. So, i-enter lang po natin yan. Lalabas na po dyan yung SMB mode. Disable, enable. Yan. So, na-enable na po natin siya guys. Yan, mamimili ka lang yan. So, ganyan. For example, ganyan po yung lumabas. Ito lang po yung ating i-enable. Enter. Click and enter. Gamit ang ating keyboard. Press natin yung enter. And then i-enable po natin. And then pagkatapos na natin na-enable po yan guys, ngayon pupunta naman tayo dito sa save and exit. I-click po natin yan or i-enter nyo gamit ang keyboard ninyo. And then save and exit setup. Enter. And pagkatapos nang i-enter, yes. Then mag-restart na po yung ating computer. Then, wait lang po lang tayo. Yan, nag-enter na po siya. Processing na po, binabasa na po yung AMD processor. Sa yung system computer, yan ang kagandahan guys, ang virtualization sa isang single na computer, pwede niya hanggang multiple. Paparamihin niya po yung ating virtual machine. So ayan na nga guys, nag-restart na natin yung ating system unit. Now silipin na natin guys kung okay na siya. Yan. Welcome to my blog. Waiting lang po tayo kasi medyo ang ating SSD memory is 120 lang. So, pag 120 kasi, medyo bumabagal yung ating system unit. Gawa na lang, maliit lang yung storage niya. 120, ang lalaki ngayon ng application. Malalaki ngayon ang application ng mga software application. Malalaki ang application niya. Yan. So, yan po yan na Steam updated. Ito po yung pang-games. Yan po guys. So, na-disable natin kanina and then in-evaluate natin.
Let's see kung naka-enable ulit siya. So, pupunta ulit tayo dito sa lower bar na ito. Right click ulit. Punta ulit tayo ng task manager. Balik tayo sa performance. Ayun guys. Still, naka-enable pa rin siya. Ganun po guys kung paano mag-enable ng ating virtual extension machine. Isa po siyang machine na nag-multiple na nagpaparami na computer sa isang computer. Yan po guys. So, pakita ko rin po sa inyo guys kung anong type ng computer ang aking ginagamit. So, ayan po. AMD Software Pro Edition. Click ko lang po yan. Then, may lalabas po dito ng information na sana nga lumabas. Yan. Home. Sa general. Sana. Bayan tayo na pinag ko. So, ayan na guys. So, punta lang tayo dito sa setting. Ulitin po natin yung proseso. Right click. Ayan po. AMD Software Pro Edition. Yan po yung ating computer. Ito po yung punta tayo ng setting. And then, ayan po. Shop and product. Hardware and driver. Ayan po yung pangalan ng ating processor, AMD Radeon RX 580 2042SP primary. Ito po kanyang RAM. Then, ito po yung CPU Central Processing Unit. AMD Ryzen 3 2200GB 4-core with Radeon Graphics. Yan po model. Yan po yung model niya. Ito po yung processor speed, 3.49 GHz, 4-core, 4-thread. Naka ano po tayo, 16 GB na memory RAM. Random access memory. Yan po ang detalye ng ating computer. Ito po yung ating software. Ito po yung ating software, driver detail, driver version, Pro Edition, AMD Windows, driver version. Hindi na alam niya, direct, OpenCL, what is that CL? Ito po alam, CL, Windows version, Windows version, bali yung Windows Office po natin. Ay, operating system is a Windows 10 Pro. Ito po siya. Windows Edition. Windows 10 Professional 64-bit. Ayan po ang bago ngayon. 64-bit. Sa mga gantong klase ng computer, ganun po yung proseso kung paano natin i-enable yung ating virtualization. Sa mga gantong klase ng mga gantong klaseng computer po lang yung tinuturo kong ito. Yun, sa Windows 10 na AMD processor ng Ryzen 3. Ganyan. Ganyan lang po kasimple yung pag-enable ng ating computer. Yan. Yan, sa mga ganito lang guys. Okay guys, thank you for watching. Yan lang po yung ating simpleng pag-on ng virtualization. Malaki yung tulong po guys yung pag-on ng ating virtualization. Lalo na kung meron ka mga bagong application na i-install sa iyong computer at para mas mabilis siyang gumalaw. Yan po ang ating CPU. Yan po yung tumatakbo nating CPU. Yan po yung central processing. Yan po yung takbo niya. Ito po yung memory. Okay guys, yun lang po. Maraming salamat. And thank you for watching. Okay guys, yan po ang ating simpleng tutorial tungkol sa pag-enable ng ating virtualization machine. Ang virtual machine
na sa isang single computer ay pwede niyang gawing multiple virtual machine sa loob po ng system unit na ito. So, thank you again guys for watching. See you kung meron ulit tayong mapanood na pwede natin i-explain in Tagalog, kasi yung napanood kong tutorial nito is naka-English language po siya. Okay guys, thank you for watching. Peace out.